ano. Iyan. So pati yan, no. And then itong basahan natin. Oh. Yan, no. Yan, oh, di ba? Tingnan yung difference, no? Yan, oh, puti niya na. Ito may team yung part na yun, di ba? So pati yan, mga idol, lilinisin natin yan. Morning, mga idol, ito, no? Sa sobrang tagal na hindi ko ginagamit ito sa sasakyan ko. So, actually ginagamit-gamit ko man, pero sadya na hindi ko nililinis. Dahil talagang gusto kong i-feature 'to. At para i-share sa inyo yung pag-i-interior detailing ko. Kaya pag atirignan niyo 'to, talaga sobrang dumi. So, ngayon, mga idol, ang topic natin ngayon is papakitaan ko kayo, no? Yung basic lang na pag-i-interior detailing. No, so based on experience sa paglilinis ko, ganyan lang naman, no. At ipapakita ko sa inyo kung paano niyo mapapadali yung paglilinis. Pero syempre, basically, kailangan niyo pa rin ng mga gamit, yung mga vacuums para rin kayo naglilinis ng normal, pero this time, no, gagamitan natin ng mga tulong na chemical para mas madali ninyong malinis yung inyong mga sasakyan. Iyon, mga idol. O tara, tignan natin, pasilip ko sa inyo kung gaano kadumi to ngayon. Tara. Ito, no, pakita ko sa inyo. Talagang super dumi. Actually, mga idol, tinanggal lang ko to nung ano eh. Di ba meron yan seat cover? Tinanggal ko na. Kasi ano yun eh, kulay gray na kulduroy. Manchado na rin. So, ang una nyong gagawin talaga sa pag-interior detailing, tanggalin nyo yung mga ano, seat cover. Lalo na kung tela siya, kulduroy, cloth, no? Yun, tanggalin nyo yun, laban nyo yun. So, ang gagawin nyo do, washing machine lang yun. No? And then, yan o, yung mga headrest tinanggal ko na rin. Kasi pinituran ko kanina. Pero ito, sabi ko nga sa inyo, sa Giant, mga idol, hindi ko nilinis. Sa loob ng siguro may 4 na buwan to na hindi nalinis. Yan o, mga tambakan dyan. Sige, gamit lang ng gamit. Malalaman natin. Parang ganun yung tirada ko kasi. No? So, yan o, tingnan nyo. O, pati yung car, ano niya, yung pati yung mating niya, tinanggal ko rin. Yan, para talagang makita natin. Tapos ito, tignan nyo. Pagka sobrang tagal ninyong hindi inano yan, yung hindi nilinis, no, hindi nyo pinunasan man lang, no, so hindi ito makukuha ng ilang linggo lang, yung alikabok na to, super alikabok yan, no, kita ninyo, oh, di ba, super alikabok, wala siyang protectant, no, sobrang dal, makita ninyo, halos tumulo na yung alikabok. And actually, mga idol, wag niyong gagayahin itong ginawa ko, no? So, puro experimental yan kung tutusin. Na, kasi yung alikabok na yan, mga idol, yan yung nahihigop din ng ating cabin filter. Pero partida yan, mga idol, ha? Lagi ako naka-aircon pa niya pag ginagamit ko to. So, paminsan-minsan lang. Pero hindi naman umaabot ng 1 buwan na hindi ko ginamit, no? Sa once a week, ganyan, pinapaipainit, no? Pero makita ninyo, nagpasokan yung alikabok. Yan yung hinihigop ng air filter. Tapos yan, oh, yung mga gamit ko, tinambak ko lang dyan. Kunyari, may pupuntaan ako, may gagawin, no? Yan, mga gamit, tambak dyan. Ito, yung aking dashboard, talaga naman. Di ba? Nanggigitata, oh. Ultimo to, oh. Kapal nyan. So, iyan. And, yan yung mga gagawin natin. Lilinisin natin lahat yan. Yan, yung flooring, ito upuan. Yan, oh, titignan nyo, oh, zoom in ko. Tingnan nyo naman, oh. Talagang, nako, alikabok, nagsama-sama yan, oh. Diba? Sobrang dumi niya. O, try natin pagpagin. Yan, oh. Oh, diba? Oh. So, alikabok talaga. Yan, oh. Nako po. Hihikain ka yan. Tapos ito, to. Yan, oh. Yung aking ceiling. Nako po. Oh, sobrang dumi. Ito, pakita ko sa inyo. Yan, oh. Diba? Oh. Yan. Pati yan. Sasama natin yan. Yan. Pati yung ito. Yan. And, pati yung likod. No?
Buksan ko yung likod. Ay, hood pala yan. Ito yung likod. Ito, ito, ito. Yan. So, sama-sama na yan. Yan, pati yan. Ito. Oh. Yan. So, pakita ko lang sa inyo yung bago nating galawin. Oh. Kasi may bata rin akong kasami. Yung anak ko. Nako, grabe. Dito kumakain yun. Sa loob. Yan. Oh. Sobra dumi. And sa likod. Sa likod. Sa likod. Ito, ito. Oh. Oh. Parang pinang camping, you know? Kala mo, pang 1980s eh, na sasakyan eh. Alam mo yun, yung daming dalang kung ano-ano, no? Huh, grabe. Tara, ginisin natin yan. Pati Jesus Mario Joseph. Yan. Talaga nanigas eh, oh. Oh. Yan. So, mga idol, sadya yan. Sadya yan. Hindi ko talaga nilinis. Para makita ninyo yan, no? Oh. Una ko po, parang... Parang naunduy eh, no? Parang nabaha eh. Pero lahat yan, lilinisin natin. Yun. So, kawawang kawawa naman ito sa sasakyan ko nito. At, naisip ko na rin siya linisin. Alam niyo kung bakit? Siguro nagtampo sa akin to, no? Isipin mo, pinapasok ko dyan sa garahe namin. So, maabit ako, oh. Oh, may bangga. Ako po, isa pa yan. Problema ko pa yan. Yumupi dito, tapos may kurbada pa naman dito. Yan. O, tara. Simulan na natin. So ito mga idol, no, ipapakilala ko muna sa inyo yung mga katulong ko sa pag-interior detailing. Actually mga idol, kung nakikita ninyo, no, hindi naman to lahat kailangan ninyo, no. Hindi lahat. So katulad nito, yan. Basically, ito talaga kailangan ninyo. Hindi talaga ubrang wala to, ito talaga necessary para sa akin. Pero yung pressure washer, kahit hindi na, kahit wala kayo niya, walang problema kasi pwede niyo naman brushin yung mga carpets, eh, di ba? O tas hose lang tubig, pwede 'yun, walang problema. Kahit wala ito, magagawa niyo ng paraan. Pero ito, mahirap magawa ng paraan kasi ngayon maalikabok. Tas 'yun, yung tubig nga, no. Ihigupin mo eh. Kumbaga para matuyo eh. 'Yan. And then syempre, ito. Sa sobra kong dami kong mga chemicals dito, eh ewan ko na lang o hindi yan lumines. Katulad nito. Ito mga idol, kahit ito nga lang bilhin ninyo 'yo. Coche Max Complete Car Care Kit. 'Yan, no. Kahit ito lang, no. Kasi ano, meron na yung ano, may microfiber, tatlong chemical siya, tapos may applicator pa. Yan. Pero lahat ito kasi mga gamit ko, no, is gawa ng Coche Max. Alam nyo naman, di ba? Yung Coche Max kasi napakamura niyan and napakatagal nang binibigyan ako ng mga gamit nito. Kaya, yan, naipon. Naipon niya ako tutusin. Yung iba pinamimigay ko, pero ito, isa mga naipon ko kasi nga, sabi ko, wag ko muna ipamigay, gawa nga ng mag... interior detailing ako. Ito, katulad nito, oh. Microfiber cloth. Yan, ito. Mahalaga ang microfiber. Kailangan nyo ng microfiber. Kasi ito yung pinakamaraming, ano eh, gamit sa lahat eh. Lahat halos gagamitan nyo ng microfiber. Then, yan, oh. Napakadami ko nagamit dito. Pero, yan, oh. Car wash. Pero, hindi naman lahat. Hindi naman lahat yan kailangan nyo. Ito. Ito, number one. All-purpose cleaner. Ito ang magdadala dyan, no? So, hindi lahat. Katulad nito, mga tire dressing lang naman yan. Oh, car wax lotion, di ba? Pang exterior yan, car shampoo. Hindi lahat yan pang interior. Car wash, oh. Shampoo. Puro shampoo, oh. Ito, oh. Ito, 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 ito. Mahalaga ito. Protectant premium. So, ito yung, yan, oh. Tignan nyo naman sa display, pa, sa drawing pa lang, oh. Sa dashboard natin, ito magpo-protect. Then, tingin pa tayo, oh. All-purpose cleaner na display, no? So, ito lahat to, mga idol, kung tutusin, no? Mabibili nyo yan sa Lazada at sa Shopee. So, gawa lahat yan ng Coche Max, no? Ngayon, mga idol, kaya ko ito ipinopromote sa inyo. Dahil ito, napakamura. Bakit? Kasi gawang Pinoy ito. Gawang Pinoy, pero talagang masusing pinag-aralan yan. Ang ganda niyan. Talagang nakita nyo naman yung engine detailing ko, di ba? Coche Max ang ginamit ko doon. And talagang napakamura. Gawang Pinoy pa. Yun mga idol. Ito, labas ko para makita nyo lahat. So okay mga idol, no, ito, nilatag ko lang muna para makita ninyo. Pero hindi ito lahat ng produkto ha. So ipinakita ko lang yung mahalamang na magagamit natin ngayon. So sa akin kasi ang pinaka-importante dyan ito, no? Itong all-purpose cleaner, itong carpet upholstery cleaner, itong car freshener, odor eliminator. Yan. Yan lang mga idol. Palagay ko, ito yung hindi po pwede mawala. Pero kasi, yan o, katulad nyan, no? Car shampoo. Siyempre, kapag naghugas tayo, no? Pag nagsabon-sabon, car shampoo gagamitin natin. Okay na to. All purpose din naman to eh. Then, engine degreaser. Di ba ginamit ko na dati yan? Ito, tubeless cleaner. No? So, ngayon, all purpose cleaner. Tsaka yung protectant, mga idol. Mabibili nyo ng ganito yan. Mas malaki.
No, so ito is 1 liter to. Ito spray. Pero mga idol, walang problema. Napakamura niya. Maniwala kayo. Sobrang mura lang nito. So hindi kayo mapapagastos ng mahal. First na kailangan natin gawin, no, yung mga ganto. Collectahin muna natin 'yan, no. So kailangan walang matitira. Yan. Oh. Ang dami kong ano-ano, 'di ba? Collectahin niyo na 'yan. Yan. Pati yung mga nasa ganto, nyari. Yan, oh, 'di ba? Mahilig tayo mag-ipon ng mga kung ano-ano din gamit dito, yan, oh. Oh, may pera pa. Yan, oh. Tanggalin natin lahat. So lahat 'yan, lahat na mapupulot natin, kunin natin, lagay natin sa isang lalagyan, tsaka na lang natin reviewin kung ano yung mga kailangan natin. At kung kailangan nyo ibalik, ibalik ninyo. Kung hindi, itapon nyo na. So lahat yan mga idol, evacuate muna natin. Yan, dyan pa lang eh. Pag natanggal nyo yung mga yan, eh, malinis na eh. Diba? O yan, linisin muna natin lahat. Pati ito mga idol, tanggalin na rin natin yung laman na ito. So actually, yan o, oh, nabubunot naman yan. So kasi ito is, kung tutuusin, ito yung mga nakakabara rin sa aircon eh. Yan, oh. Oh. So, pati yan. Sama-sama na yan dyan. Oh. Yan. Okay. So, yan, oh. Pati ito, lilinisin natin din. Kasi, yan, oh, nakita ko. Sabi ko, ne. Yan, oh. Kung minsan, di nyo akalain. Kaya pala mahina yung aircon ninyo. Yan, oh. Oh. Hinigop na. Yan, oh. Oh. Sipi mo. Galing sa glove box ko yan. Kaya ano, kaya pala medyo humina yung aircon ko, kita nyo na. O, buti na may filter. Next natin gagawin is tatanggalin natin yung mga upuan para mas malinis natin maigi. So kung hindi nyo kayang tanggalin, de, dyan nyo nalinisin, pwede rin naman. Basta huwag nyo lang isusok ng tubig kasi matagal matuyo. Pero mas maganda, mailabas para mapatuyo natin na mas maayos. So sa BIOS naman kasi mga idol, napakadali lang tanggalin din ng mga upuan, no? Kahit naman saan. So apat lang na tornilyo yan. Pero bago nyo gawin yon, tignan nyo muna, baka may mga electrical o airbag tong inyong mga upuan, no? Sa ibang mga modelo ng sasakyan. Kaya mas maganda yan, tanggalin nyo muna yung battery. Pero sa akin kasi is napaka basic, walang kuryente, no? Kundi may electrical man, sa seatbelt lang. Kaya hindi ko natinanggal yung battery. So ito kasi mga idol is 8mm lang na liabi ang gagamitin nyo. Kasi iba yung tornilyo niya yan. Parang mas matulis. Parang hindi siya yung hex talaga. So, ito lang ginamit ko dyan. Okay. Then, pagkahugot mo nyan, is i-forward mo to. Then, yung likod naman. Ito. Ayan. Ayan. Yan. Okay, so pagkatanggal nyo ng mga tornilyo, pwede nyo nang hugutin to. And then, i-next nyo naman tong kabilang upuan. So, iangat mo muna dito, mga idol. Kasi, yan o. Oh, yan. So, iangat mo lang muna. Siguraduhin nyo matanggal yung mga electricals kung meron, no? Yan o. Oh. Okay, kung wala na electricals, then, pwede na natin ilabas. Yan. Alright. Pagkatapos mo tanggalin yung mga upuan, yan o, mas ma-expose yung mga dumi, yan o, kasi yan yung mga hindi natin masyado nalilinis. Yun ang kagalingan pag natanggal niyo yung upuan. And then, ito sa likod naman natin, no, tatanggalin din natin yan. So, sa pagtanggal na ito, likod naman is sa VIOS, no, karaniwan naman, is inaangat mo lang dito yan. Iangat mo lang, pwersa mo lang maiangat dito kasi may lock lang yan dyan, yan o, na nakasabat dito. Yan, then pwede mo na ito ilabas. Ito naman, no, meron niyang tornilyo dito. So, tinanggal ko na kanina. Yan, o. Yan. Ito, tatlo lang yan. Then, ipupush mo, paangat. O, susubukan ko. Okay. So, tulad na ito. Iaangat mo na ng ganyan. Okay. Then, labas na natin to. And then, ngayon, no, expose na lahat. So, yan, o. Lahat madumi. Oh, so lahat makikita niyo na, ma-access niyo na. Kitang-kita niyo lahat ng dumi lalo na kung first time nabaklas 'to. Sobrang dumi niyan. Ito. So 'yan, lahat 'yan ay babacuumin muna natin. 'Yun yung first step natin. Lahat 'yan, no, babacuumin natin 'yan. So ito yung pinamahalagang preparasyon natin, no. Vacuum lang. Thank you.
Okay, so minsan, no, mga idol, merong mga part na kahit vacuumin mo eh, hindi ka agad na kuhugot o na kukuha yung mga dumi. Kasi nga, masyado na siya nakabaon doon sa pinaka-carpet. So, ang gagawin yung technique is, brushin nyo muna, no? So, parang bubulabugin nyo, yan o, katulad nyo, no? Yan, katulad nito, di ba? Bulabugin nyo muna ng ganyan. And then, tsaka nyo ipagpatuloy yung pagbabacuum. Okay, so katulad nito no mga idol. So hindi pwedeng iaasa lang natin lahat sa pagbabacuum. Gagawin natin para rin natin winawalis ng brush, no? Papunta sa gitna, then saan natin babacuumin? Kasi pati yung mga alikabok na kumapit is matatanggal nung ano, nung brush. Then saan natin babacuumin uli? Yan, para mas mabilis. Alright, so sa pagbabacuum pala mga idol, dapat pagtiyagaan nyo na. Brush, higop, ganun talaga. So, kasi doon tayo magsisimula eh. Yun yung pinaka basic eh. Then, kapag nawala na lahat ng alikabok, yung mga malilit na bato, eh doon na tayo lilipat sa mga stains. Kasi yung pinaka pagdidetail natin, no? Laging number one dyan yung preparation. Then, saka tayo magdidetail, no? So, actually, katulad nito, no? Yan o. O, di ba? Yung mga tumulo na kasi nasa ilalim yan, hindi masyado nalilinis, no? Katulad nito, yan o, may mga bubble gum na ganyan, mga spots, no? So yan yung mga tatanggalin natin. So ngayon mga idol, kunyari no, meron yung mga nato yung chocolate, no, natapakan bubble gum, ang patatanggal nyo lang dun, lagay kayo sa spray bottle ng ano, ng mainit na tubig, no? Hindi naman yung bagong kulo, mainit-init, then lagay nyo ng sabon, then yun yung pang spray nyo dyan para matanggal. Yun. O sige, ngayon mga idol, no? Ang gawin naman natin is ililinisin na natin, no, gamit ng mga pangtanggal ng stain. O tara. Okay, so pagdating naman dito sa ating carpet mga idol, no, ang gagamitin natin is itong Coche Max Carpet and Upholstery Cleaner, no? So ang kapartner nito mga idol, brush, microfiber towel, and yung luma ninyong toothbrush para sa mga singit-singit, yung mga idol. So ngayon, ano bang gagawin natin? So kailangan talaga mga idol yung preparation, no? Dapat na-vacuum nyo na maigi, wala na halos, no? Kasi pag sa vacuum pala, makita ninyo, yung kulay niya, bumabalik na. So, mas maganda na compare sa dati, sa pagkaka-vacuum pa lang. So, kailangan talagang thoroughly ma-vacuum yung maigi para hindi na mabuhay pa yung mga alikabok. And then, ngayon, ang gagawin natin, itong ating Coche Max Carpet and Upholstery Cleaner, ang gagawin lang naman natin is, i-sprayan natin yan, no? So, pwedeng pa-spray. Kasi ito, napabago to eh. Or stream, no? So sa akin is stream ang gagawin ko. So gaganyanin ko lang siya. Yan. So pati mga gilid. So actually, portion by portion lang, pero ang ginawa ko kasi is ibababad ko muna siya ng onti, siguro mga 2 minutes, no? Yan. So hayaan niyo lang magsok diyan kasi katulad nito, yan o. Yung mga part na yan. Kasi ito yung ilalim na upuan eh. Ito yung hindi masyadong napapansin at nalilinis. Then yung mga liquid, may natapon, yun yung hindi nalilinis. Kaya ito. So yung mga tough stain, yung mga kumapit na dumi, yan, bababad ko na yan. Then, hintayin ko mga 2 minutes. So after 2 minutes mga idol, no? Ito, pwede kong bugaan uli ng konti pa. No? Kasi magsisimula na akong magbrush. Yan. So ang amoy niya mga idol is amoy apple. Ayun. Amoy parang sarap inumin na apple. Iyan mga idol. So ngayon, ang gagawin lang natin is babrushin na natin 'yan. Ayun oh. Babrushin niyo lahat, no? Lahat. Mga gilid-gilid. Iyan, ganyan. And then mga idol, no, pagkatapos nyo yung i-brush, no, microfiber towel, ihigupin natin. Yan, no. So, pati itong microfiber towel kasi actually mga idol is nalilinis niya yan. So, and then, no, katulad nito mga idol, ito yung masyado ng, kumbaga yung stain niya talagang nag-stay dyan. Alam, may mga gilid-gilid na ganyan. Yan yung medyo pupuruhan natin katulad nito part na to.
is brushin na natin ng ganyan yan, no? Mga idol, kita nyo naman, di ba? Nagkulay kape siya dahil sa sobrang dumi. And then, no, pagkatapos nyo yung brushin na lahat yan, no, so medyo basa-basa, is pwede nyo ng vacuumin. Pero, mga idol, kasi yung iba gumagamit ng tubig, pero ako hindi ko ginagamitan ng tubig, gawa ng, eto kasi, kung papansin mo, kunyari yan, no, hinawakan mo, meron yung parang foam sa loob, yung sound deadening material niya, no, yun yung nagpapatahimik na ito, tsaka syempre yan, no, para makapal din. Kasi itong mismong carpet natin, ganyan lang yan, yun. So, ngayon, kapag kayan, na-oversoak nyo na sa tubig, gino-over nyo sa paggamit ng tubig, tinira nyo yung tinira, no? Malulunod yan. And then yung foam, mababasa yun. Pagka nabasa yun, eh, ang hirap patuyuin. Doon, nagsisimula bumaho yan, no, mga idol. Kaya, ang ginagawa natin is spray lang ng mga gantong chemical, and then brush, then babacuumin na natin. Yan. So, kasi yan, no, medyo basa pa yan, yun. O, di ba? Okay. Okay, vacuum. Okay, so mga idol, no, nakikita niyo naman yung resulta niya, no. Mas maano na siya, mas maitim, no, yung mga stain natanggal katulad dito. Yan, natanggal na lahat. Ngayon mga idol, no, pagka na-vacuum niyo na, magkakaroon ng guhit-guhit 'yan eh, kasi nga sa pattern na ginawa ninyo. So ang gagawin niyo, bago niyo iwan 'yan, yung papatuyuin niyo na eh maganda 'yan. Medyo babrushin niyo muna ng isang side lang, yan, no, ganyan, no. 'Di ba? Yan, no. So isang side lang, yung isang ano lang gawin. Yan, para yung forma nung mga hibla niya eh nakapagano, kumbaga sa buhok para naka-brush up, parang ganun lang. Ayun oh, poporma niya lang ng ganyan. And then para syempre rin, no, bumuhaghag siya at mas mabilis matuyo. All right, ayun mga idol, di ba? Nakita niyo naman, napakasimple lang ng process. I-spray nyo lang, pagka-spray nyo, soak ng konti, then brush, ganun, then vacuum para mahigop yung mga natirang mga chemicals o yung ating carpet cleaner. And then, yan o, kung papansinin nyo, di ba? Oh, di ba, wala na yung mga stain. Yun. So ngayon, yung mga yan is i-repeat process ko lang sa iba pang side. Yun, sa lahat ng carpet. And then, okay na ako dyan sa carpet na yan. At papakita ko sa inyo kung ano yung kinalabasan compare sa dati. Alright, so iyon ang para sa ating paglilinis ng carpet. Ayan o, diba? Mas makikita nyo, mas maitim na siya. No, hindi na puro mancha. Yan, kasi nung una yan, no, pati yung mga part na yan, diba? Puro mancha yan. Pero ngayon, mas okay na siya. Ayan, mga idol. So, ganun lang mga idol, no, gagawin nyo sa carpet ninyo. Alright, mga idol, pagdating naman sa sitwoy natin is babacuumin din natin muna. So ngayon, kung titignan nyo, yan o, katulad nyo, may mga sumingit-singit na ganyan. So ang gagawin nyo dyan is babrushin nyo muna, then sasabayan nyo ng vacuum katulad nito. Okay, no? Ang gagawin nyo is babacuumin nyo yan, then yung mga singit-singit, no, is kailangan nyo toothbrushin ng ganyan habang binabacuum. Kasi hindi yan matatanggal basta-basta. O kaya ito, itong mga to, no, lalo na to, di ba? May mga butas-butas yan. Yan, yung ganyan texture, kailangan brushin nyo muna habang binabacuum. Okay? So, vacuum ka muna. Ayan, o. So, ito yung mahalaga kasi yung mga singit-singit, no? So, yung mga ganyan is babrushin mo ng ganyan. Yan. Yan yung tamang pagbabacuum sa kanya. Yan, o. Katulad yan, o. Diba? So, yung gagawin mo sa kanya, babrushin mo ng ganyan. Yan, lalo na yung mga part na yan, no? Yan, yung mga pagitan, no? Babarasin mo. Yan, no?
So, ganun naman yung technique dyan. And then, ngayon, dito sa mga ganito, no? Yan, no? Hindi nyo naman mahuhugot agad-agad yan. Babrush nyo rin. Habang binabrush nyo, yan, no? Mabubuhay yung mga dumi. So, katulad nito. Okay? So, ganun yung technique na mga idol. Then, tatapusin ko lang. Vacuumin lahat to. So, lahat yan mga idol. So, lahat yan mga idol, no? Same procedure lang. Vacuum lang muna tayo. Okay, no? So, pagkatapos natin i-vacuum, na-prepare na natin. Carpet and upholstery cleaner pa rin naman. Then, spray-spray ka na dyan. Yan, no? Sprayan nyo na. So, para ka rin naglilinis ng carpet actually mga idol. Okay. Spray-spray tayo ng ganyan. So, lahat yan, no, mga idol. So, brush-brush ka lang ng ganyan. Yan. Then, ito, lagyan mo rin itong iyong pambrush. Iyong dito. So, after natin na ma-brush na, no, gamit yung ating carpet and upholstery cleaner, no, pwede nyo nang i-vacuum. So, try natin vacuumin. So, pwede mo nang vacuumin ng ganyan para mahigop yung mga sumobrang, ano natin, cleaner, no. Pagkatapos natin gamitan siya ng carpet cleaner, ang maganda dyan kasi mga idol is i-extract natin yung mga dumi na pumasok doon sa foam niya. No? So, ibig sabihin kasi, kunyari, paupo-upo tayo dyan, yung mga dumi is sumisiksik doon sa mismong foam niya. So, kasi mga idol, meron talagang ginagamit dyan na carpet extractor. Yun kasi ang ginagawa nung bumubuga siya ng tubig na may sabon, nakatulad na ito. Ngayon, yung sabon na yun, pagka yun, pumasok doon sa loob, then saka hihigupin ng vacuum. Ganon yung ginagawa nun. So ngayon, dahil wala tayo nun, at alam ko naman na karamihan sa atin is wala ang ganun, no? So gagawin na lang natin mano-mano. So ang naisip kong paraan is ilagay ko siya doon sa may aking pressure washer. So sa pressure washer ko, ilalagay ko lang dito sa soap bottle niya. So ito katulad nito. So ito kasi is interior shampoo. Yan. So ito, hindi mo na kailangan kaskasin ito eh. Talagang ipe-penetrate mo lang siya. Then, ihigupin mo na ng vacuum. And then mga idol, no, ibubuga ko sa isang portion lang katulad nito. Yan, gaganyan ko lang siya. Then hayaan ko muna mag-soak, no. Eh, and then kasi pagka bumaon na 'yon doon, tsaka ko siya titirahin nitong vacuum cleaner. So ganyan. So kasi ang mangyayari dito mga idol, ayaw yung naman natin na ano eh. Ayaw naman natin na pumasok siya ng husto doon kasi masusobrahan naman sa pagkabasa. So, ang hirap patuyuin. So, ulit-ulitin ko lang mga idol. Sa mahigop ko lahat nung ibinato ko sa kanyang sabon. Okay, so ganun yung magiging process natin, no? Dito, dito. So, paisa-isa lang. Kasi yun nga mga idol, no? Huwag natin masyadong masusok yung, ano, yung foam niya. Dapat konti lang. Then vacuum kagad. Yun. Kasi ganun ang style nun eh. Ang style kasi nun mga idol, meron parang nasal yun dito na ito yung bumubuga. Buga to ng buga, continuous, then habang binabacuum mo. Ganun yung nangyayari doon sa extractor machine na yun. So ngayon, dahil nga wala, eh, doon paraan na lang muna. Or else, no, kung ayaw nyo gumamit ng interior shampoo, then, hayaan nyo na. Ganun na lang, yung carpet cleaner na lang. Okay na yun. Carpet and upholstery cleaner, okay na yun. Okay, so pagdating naman dito sa ating ceiling, no? Ayan. So, yan, kung papansin niyo, no, sobrang dumi kasi meron akong mga kasamang bata, no? Syempre pagka nagtaas ng kamay, nahahawakan, yan o ganyan. So, ngayon, then ito totoo common problem ito. Yan, yan yung ganyan, no. Kung papansin niyo, no, medyo nanikit na yung mga dumi na yan. So, dito medyo hindi natin masyadong seselanan kasi for sure hindi ko matatanggal lahat yan, no? Kahit na kunyari kayo eh may negosyo ng
pag di-detail, no? Ang magagawa lang natin dyan is mabawasan, pero hindi natin perfectly matatanggal. Kasi dalawa ang pwede mangyari sa inyan. Oo, sige, ano, mamili tayo, matatanggal nyo yan o lulundo ito. Yan, lumulundo yan mga idol, hindi nyo po pwedeng basain ng husto yan, no? So magiging maingat tayo dito sa ceiling na to. Parang ano to eh, parang kumbaga parang karton na pagka nabasa, eh lumalambot, then lulundo, hindi nyo na maibabalik sa dating pwesto yan. So mas maganda na mga idol na bawasan lang, pero wag natin isusok, no, ng liquid. Surebol yun mga idol, nangyari na sa akin yan. Pagka naglilinis kami ng ganito, eh lumulundo, wala nang solusyon yun mga idol. Okay, so ngayon ang gagawin natin, paano gagawin, no? Ito. Ito, no, sasampulan natin yung mga dumi na yan. Ang una nyong gagawin dyan is wala munang chemical. Kasi nga, dapat napaka-minimal lang ng chemical na gagawin natin, na gagamitin natin. So, gagawin nyo muna is try nyo munang ganyanin, oh, diba? Oh. Kahit punas-punas lang yan, nawawala yan. Yan, oh, malaki yung chance na mawala. Oh, katulad neto. So, okay, katulad yan, oh, oh, diba? Kahit ganyanin mo lang ng microfiber yan, malaki yung chance na mawala yan. So, mag-iiwas tayo sa paggamit ng mga liquid o chemical. Medyo diinan mo, wala nang problema eh. Yan o, oh, diba? Natatanggal naman eh. Oh. So, wag yung spray ka agad, wag ganun. And then, kung medyo talagang, ano, yan, katulad yan, no? Kung medyo-medyo maano siya, yung makapit talaga, no? Kuha kayo ng paintbrush, yung ganito. Maganda to mga idol, kunyari, yan o. Oh, yung paintbrush nyo, napakahaba. Ito, maganda to putulan nyo eh, no? Pag pinutulan nyo kasi to, mangyayari dyan, parang ganito na, yan o, oh, medyo mas matigas siya. Diba? Pagka ginanyan mo siya, mas matigas yung bristles niya. So ngayon, ang mangyayari dyan is, try nyo munang brushin. Yan o, oh, brush-brush ka muna ng ganyan. Oh. Daanin nyo muna sa pa-brush-brush. O, ito katulad niya. Ito mas malapad. Ito mas matigas-tigas to ng konti. Yo. So, gawin nyo muna ng paraan ng walang ginagamit na chemical. Isa nakukuha na ng ganun eh. Pagka nagpa-brush kayo, so, hindi naman ito kasi ganun ka, ano eh, katigas na brush. Ngayon, eh, dapat dahan-dahan pa rin kasi masyado sensitive to, naghihimulmulan. Kaya, yan o. Pero malaking, ano, factor to. Kumbaga, yan o, napapawala niya talaga. So, brush-brushin mo lang ng ganyan. Yan o. Try mo muna ang brushin lahat. Kasi sa akin, napakadaming dumi. Sa iba yan, konti-konti lang. Malaki-malaki ang mababawas dyan pagka ginanon nyo. So, yun nga, no? Yung katulad nga nitong aking microfiber. Marami na siyang na-pick up na dumi. Kagad. Bumabakat nga eh. Kumbaga. So, yun. So, ganyan lang. Ganyan lang muna. Minsan, madadaanin nyo na. Pero sa akin talagang medyo madumi yan eh. Pero malaki na nawala dyan. Compare kanina. Bago ko gantuin. Okay, so katulad nito mga idol, pag ginamitan mo kaagad ng chemical yan, kakalat lang yan. So the best yan, try mo munang brushin. Yan o, tignan mo o, oh, di ba? Ang daming alikabok, di ba? Oh. Minsan alikabok lang yan. Try mo munang ganyanin o. Alright, so yan mga idol, no, ginamitan ko lang siya muna ng microfiber tsaka brush, no, yung paint brush lang. So kahit papaano mga idol, ha, malaki na in-improve niyan sa personal. Kung hindi niyo man masyadong nakikita dito sa video, eh malaki na yung in-improve niyan. So ngayon, no, yung mga ganyan, yung katulad niyan, nagmarka na. Panigurado yan, chocolates yan eh, na hawak nung anak ko. Yung kapag kumakain siya, napapahawak diyan, yun. Tapos ito, yan. So yan, mga yan is nasa sa inyo na kung gagamitan nyo ng chemical. Pero katulad ng carpet and upholstery cleaner natin, yun ang pwede natin gamitin naman dyan. Pero yan, so sinasabi ko nga sa inyo, no, konting ingat lang mga idol. Dahil talagang hindi nyo pwede isok yan, no? Hindi nyo pwede basain lahat.
So, spot-spot cleaning ka lang dyan. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano gagawin yun. Nasaan tingin nga? Yan. Okay. So, katulad nito, mga idol, no? Yan, no? Ayaw matanggal. Diba? So, ang gagawin natin is, ito, itong carpet and upholstery cleaner pa rin. Ang gagawin natin, isprayan mo lang dito. Sa loob. Yan, no? Konting-konti lang, mga idol. Then, ito is, medyo isi-circular motion mo lang. Yan, no? Dapat sa ibabaw lang siya. Hindi po pwedeng bumaon sa loob. Kumbaga. So, ganun ang gagawin natin. Yan, no? Okay. So, ingat lang, mga idol. Hindi po pwedeng super dami. Ano? Hindi siya po pwedeng mag-penetrate sa loob. Pakinan nyo yung alam. Microfiber. Ano? Diba? Nawawala naman siya. So, spot-spot ka lang. Hindi po pwedeng, ano, yan o. Then, gawin mo, no? Yan o. So, raging katambal niyan is microfiber. Yan. O, sige, try pa natin sa isa. Stop. Okay. So, katulad niya, no? Hindi na kaya ng brush lang eh. No, gagawin ko, yan no, sprayan mo lang ng ganyan. Ito, toto. Konti lang mga idol. Tapos, huwag nyong papabaunin sa loob yung chemical. Yan no. Dapat sa ibabaw lang. Yan. Actually, dahil nga nakapaibabaw ka, hindi rin siya babagsak ng husto. Yan no, katulad niya dito. Dito tumutulo sa kamay ko. Yan no. Ispat-ispat ka lang. Then, dapat yung ibabaw lang, ha? Ibabaw lang. Then, punas ka na. Ayan o. Diba? O. Huwag niyo papabaon mo sa loob. Okay? Ayan. So, gagawin mo lahat ng ganyan, no? Yung process na yan. Sa lahat. So, tsatsagay mo talaga. Ito ang pinakamahirap para sa akin talaga yung ceiling. Kasi una sa lahat, bukod sa iba na kulay niyan, no? Ano yan? Ang tag dito? Yan, no? Masyadong visible yung, ano niya? Yung mga dumi. Kung medyo mayroon pa rin mga dumi na, ano? Na naiwan, balikan nyo na lang mga idol. Ayan nyo munang matuyo o masok ng konti. Balikan nyo na lang. Kasi baka masobrahan. Ayan. Ayan o. Titik-titik lang. Ingat-ingat mga idol. Stop me. So ito, katulad nito, no? Ito, super heavy stain to. Try natin. Ayan. So, konti-konti lang. Or, kung gusto ninyo, medyo targahan nyo na to. Medyo lumambot siya. And then, so, dahan-dahan lang. Tsaya isa pa mga idol, no? Pagka yan, nasobrahan nyo sa liquid, magmamapa yan. Magmamarka yan. Eh, dapat. Ganyan lang. And actually, itong microfiber nyo is nililinis niya rin yan. Bukod sa pinatutuyo niya, nalilinis niya yan. Yan, no? O, diba? Kahit pa paano, nababawasan. Kasi ito, katulad na ito, hindi ko alam kung ano klaseng stain ito eh. So, ilang taon na yan nandyan, no? Hindi nalinis or maaari rin na
ano to mga idol, tag dito. Talagang mantsan na, kumbaga sa damit, eh may mga mantsang hindi talaga agad-agad natatanggal. Dahan-dahan lang. Meron at meron talaga mantsa na hindi nyo makukuha na matanggal. Pero at least, mababawasan nyo lang. Then huwag nyo napilitin mga idol. Kung ayaw talaga. Masyado nang bumaon yan. Irreversible na, kumbaga. Kumbaga. Ako, nilagyan ko na yung mismong microfiber cloth, no? Inisprayan ko ng konti dito. Mama kuha. Op. Yan o. O, diba? Medyo nabubura siya. Game. So ito, katulad niya ito isang to. Daan muna natin sa tiyaga. So, mas bumubula yan, mga idol. Ibig sabihin, mas, ano niya, tinutunaw niya yung madumi. Yan. Bagyan ko na po dito. Yan o, sprayan ko na po dito. No, 'di ba? Mas nabawasan. So, repeat na lang natin yung process. So, 'yan, papatuyuin ko na muna. Yan, mama sobrahan ni ma. Nakakatakot. Okay. 'Di ba? All right. So, 'yan na, no? Gagawin ko na lahat ng proseso na 'yan. Then okay na ako diyan. Pagdating naman dito sa visor natin, no? Karaniwan, magkaiba sila ng material. Kung ito is parang gamusa o yung parang carpet, ito is parang plastic lang, no? So, hindi, may tendency hindi magsuok yung mga chemical dyan. So, sa akin, pwede mo nang diretsahan, no? Parang ganyan, no? O, pwedeng dito, no? Sprayan mo to, then brushin mo na. Yan, no? Katulad yan, no? Para malinis nyo maigi, is pwede nyong ganyanin yan. Then, yun, no? So, lagyan nyo lang, no? Carpet and upholstery cleaner pa rin. So, babrushin lang natin. Yun, no? So, isa pang trick, mga idol, no? Kasi maganda talaga kung babrushin mo yan. Pero okay din kung sisimulan mo muna sa foam. Kasi minsan nakukuha na kapag foam lang, eh. Katulad nyo, no? So, sprayan mo lang yung foam mo na ito. Yan. So, ito pa rin ginagamit natin, no? O, carpet and upholstery cleaner. Pochemax. Then, yun nyo lang is kasi kapag binrush nyo ang problema nagtatalsikan eh, no? Ayan, no? So ito foam lang yan, yan, okay, and then microfiber cloth. Yan, no? Diba? Oh. Okay, so pagdating dito sa ating, yan yun, sa mga ilaw, no, mga plastic dito sa ceiling. Ito na rin gagamitin ko. Do pwede naman yung multipurpose cleaner, pero okay din naman to. So kasi babrushin mo yan ng ganyan para lumabas yung dati niyang kulay. Yan o.
So kasi kapag kayan, sumobra, no, hindi maiwasan, tatamaan talaga yung ano eh, yung upholstery, no, yung ceiling. So kaya ito na rin ginamit ko. So brush-brushin lang natin ng ganyan. And then microfiber cloth din. Yan, o, diba? Mas malinis siya na siya ngayon. Okay. Iyayabang ko yung aking ceiling. Yun. O, so kung makikita ninyo yung before, naku po, o, diba? Ang layo. Kumbaga, ang dumi niya ngayon, mas malinis na. Pero, mga idol ha, hindi ko masyadong ginamitan ng todo-todo chemical yan, no? O hindi ko masyadong binasa, mga idol, kasi talagang lulundo yan. Pag lumundo yan, hindi nyo na maibabalik. Kaya dapat yan, eh, ingat-ingat lang. Nakita nyo naman kung paano yung technique ko, di ba? So yan, katulad yan, no? Huwag nyo papersahin. Yung maliit na stain na yan, huwag nyo papersahin, no? Hayaan nyo muna, no? And then, mga ilang araw, try nyo uling linisin. Basta kailangan mapatuyo nyo uli. Kasi bawal nga masok, baka, alam nyo na, masisira yan. Dahan-dahanin nyo. Huwag nyong bibiglain. Iba ang ceiling. Hindi yan pinapuwersa. At ito na nga, mga idol, no. So ito yung kinalabasan ng pagdi-detail ng ating sasakyan. Pero kung mapapansin ninyo, ang pinakita ko pala sa video natin ay paglinis ng carpet at saka ng ating upuan, pati yung ceiling. Pero hindi pa tapos yan, mga idol, kasi sa part 2 ng ating video ay ipapakita ko naman kung paano maglinis ng ating dashboard pati ng compartment, mga idol. At iyan, no, yung second video natin, dun natin kukumpletuhin lahat ng mga paglilinis ng ating sasakyan. Kaya po, mga idol, pakiabangan dahil i-upload ko kagad pagkatapos na itong video na to. So yun lang po muna, mga idol. Maraming maraming salamat po.